Hello guys, welcome back to our channel. So, Yisol sent us a stationary bike. Here we go, and then we're gonna unbox our new bike. My husband will put it all together and we'll show you guys the finished product. We're opening our monitor. Power cord. Power cord. Wow. Gives the power to the monitor. This is probably for the sound. Looks like an audio cable. And plugs right above it. It's an audio jack. You can scan this QR code to take you to the app or search Yisol Fitness app on your in your app store. The mouse install. Oh yeah. Create an account. Yeah, we're connected. With the exercises that they have on the app, you choose if you want to subscribe or. And the purchase subscription starts from $9.99 and up. Since it's connected to your phone, you can watch movies or videos to this monitor, to this TV. YouTube, I don't have YouTube. You don't have YouTube? It's mirroring my phone right now. You can watch whatever movies or like this while you're exercising. So definitely, we'll use this a lot. So what I like about this Yisol G1 S Plus stationary bike is it's time to make fitness easy in the comfort of your home. You don't have to go to the gym or drive to the gym. You can do it all in your home with the G1. And it's very simple. I like that it's easy to use. It doesn't take up a lot of space. And don't forget guys, we have a coupon code link in the description box below. And check out their website at yisolfitness.com. I'll link it in the description box. Good morning guys. So ito na yung ating Yisol bike. Ayan. So, yan na yung ating pampapayat. And thank you, Yisol, for sending us this bike. He put it in this corner because we don't have room in the living room. So, dito na siya nakapwesto. So, yeah. So, tamang-tama yan sa pag-exercise natin. Though, meron din akong ibang... meron din ako isang paborito na ginagamit pang exercise bukod dito is yung mga bata talaga gustong gusto nila to talagang everyday sila and meron din ako isang ginagamit is yung trampoline yung mini trampoline naman eto and parang ano siya parang indoor rebounder pero isa pa rin na kung gusto nyo rin especially winter is darating na. So maganda na talagang meron kayo na exercise bike na kasi minsan hindi tayo makapunta sa gym, 'di ba? Mahal or
maglakad-lakad dyan. Pwede mo maglakad-lakad, magbike. Kaya lang, pag may snow, hindi naman natin magagawa. So, maganda na meron talaga tayo dito na exercise bike day. Ayan. Ito yung exercise bike. Dito lang siya sa corner. And, tapos pwede rin kang, pag may inip ka, pwede mo itong i-mirror sa telepono mo. And pwede kang manood ng kung anumang gusto mong panoorin sa pelikula or vlogs or something. So, pwede kayo makinig ng music. Meron din na parang yung mga exercise, yung parang mga tanawin na parang kang magbibisikleta sa mga bundok or something like that. So, parang hindi nakakainip. Minsan kasi yung pag-exercise, minsan parang siyang nakakainip. So, pero to, sinasaksak namin pag kailangan namin yung monitor. Actually, bumili si Daddy nung Roku ba yun? Roku, para ma-connect siya sa internet ni Cole. So, si Mother, minsan, tinry niya doon ito. Tinatry niya. Naka-curious siya. Umakyat siya dito one time. Eh, nagustuhan niya rin, no? Kahit kay Mother, kahit ko lang ingat at makama-ano. So, yan. So, dito na ito nakapwesto sa maliit naming walkway. Kasi wala na kaming pwesto. Puno na ang bahay. So, yan. Road to pagpapapayat. So, ito, isa rin to sa mga makakatulong ng yung exercise na yun nga, yung ganyan sabi ko, mga lamig na ngayon, pag winter, may snow. So, kahit gusto mo, di ba, pag summer, nagbibisikleta kami sa labas. Eh, pagka gantong winter, syempre, isa tong way para maka-exercise. Kung hindi man pagpapayat, is maka-exercise. So, yan. So, road to pagpapayat tayo, guys. Okay, pwede ka rin tumayo dito. Kaya yung ganito, nakatayo lang. So, para ka rin, ano, yung okay, ang hirap pag may camera. Ayun, guys. So, link ko sa description box below. Okay. So, tapos, pwede mo siya i-stop ba? Di ba, nag-roll pa. Stop mo lang ganun, titigil na siya. Para makakababa ka na. So, ito na, guys, ang kalagayan ng garden natin. Okay, so, ang tumutubo na lang is may cilantro pa dito. Ito, cilantro. Sobrang lamig. Sabi ko, nagbubulaklak siya. Ayan, oh. Meron pa rin bulak. Pero hindi yan tutuloy kasi lalamig na mag-snow na. Akala ko nga, guys, mag-snow na this week. Teka lang naman. Cilantro pang sumibol. Yun yung ating lemongrass. Ito, ka-harvest din sa isang araw. And then, ito, guys, yung patatas. Ewan ko ba't bigla silang sumibol. Until now, sumisibol pa rin. Tingin, aba? Ito ay green pa rin. Figs. Wala na. Ayun, meron pa doon. Pero, nakalimutan na naming harvestin. Pero, green pa tong ano ah, blackberries natin. Ito, puro cilantro. Kasi cilantro, gusto niya, guys, malamig. Hindi ko, guys, alam kung bok choy ba to. Ang laki na to yung tinanim ko. Yung mga buto natin na ano. Ayan, parang cilantro. Ay, hindi cilantro. Bok choy yata to. Ayun po, oh. Sumibol. Lumaki na, akala ko na wala kasi minsan sobrang lamig. Pero ito gusto din ito malamig, guys. Itong ganito. Ayan, oh. May gulay tayo. Namatay yung ano, namatay yung pang salad. Sobrang lamig siguro. Mga cilantro. Ito. Ano to? Lettuce. Ito, guys, is lettuce. Ayan. Oh, may bokcho. So, yan yung lettuce natin. Actually, gulay to. Red sorrel. Marami akong tiyo sa garden. Hindi ko nga na-harvest. Pero ano yan? Edible din to. Bok choy na lang. Ano ulit? Pag nag-spring, pag malamig ulit, hahagis lang ako. Ayun pa. Meron pa dyan late. Baka hindi ko alam kung sisibol pa kasi malamig na. Ayan. So, that's good. May bok choy tayo sa garden. Ayan, yun naman ang baby girl na yan. Simula pa umaga na to. Hindi ko lang kung masama ang pakaramdam niya. Or tamad lang talaga siya. Kasi malamig. Pag malamig, tama rin ka. So, hindi ko alam, guys. Simula umaga yan nung pumasok ng kumatok si Mother 7. Tapos balik-balik siya. Tapos alas 8, mga 10. Natulog na yan hanggang ngayon. Ano na, mag past 4 o'clock na. So, 10, mga 6 hours na siya dyan. Ganyan lang siya. Tulog. Puyat na puyat ang aming dalagang babae. Na nga. Nako po. Okay naman siya. Nagkikab eh.
So, ito yung leftover pizza ng mga bata. Or, leftover pizza ng mga bata at ni daddy. Hindi kasi ako kumakain ito kasi meron siyang gluten. So, sila lang ang nagpipizza. Maliba kung meron akong gluten-free pizza. So, ngayon, ang ginawa, itong mga tira-tira to, guys. Gento. May kagat yan, diba? Tapos, hindi naubos. Ayaw kasi nila itong taas. Ayaw nila nitong taas. So, ang ginawa ko, tinabdab ko yung... Kasi hindi na nila kakainin. So, ang ginawa ko, gagawin ko siyang bite size. Init ko siya sa air fryer. Ayan, naka-bite size na siya. Pero mga may kagat yan, akin lang kinat. Ito pa yung example. Ayan, oh, may kagat. Hindi nila kakain yan kasi may kagat na. Or especially pag... So, ngayon, para magandang tingnan, kinakat ko lang yung dulo. Para hindi masanay. Ah, diba? Tapos sasabihin ko sa kanila, bite size yung ginawa nating pizza. Yung iinit natin, which is bite size na siya kasi nga. Kasi para hindi siya masayang. Then, ilalagay ko siya sa air fryer. Ayan, iba-ibang size. O, diba? Para snacking din. Kung hindi, wala nang kakain pag hindi ko ininit. So, at least hindi siya masasayang. So, lalagay natin siya sa air fryer. Ang ating bite size. Ito, pwede ko pa siyang hatiin para bite size siya talaga. Preheat ko lang to ng mabilis. And then, mamaya lalabas ako sa garden kasi tatapong ko to. Kuman. Teka lang. Mamaya lang magubos ang plato. Ito, for recycling. Ayan ang ating for recycling. Ito na pizza. O, diba? Ang ganda pa. Kanina talaga mukha siyang parang kinain ng daga. Puro kagat. Tatlong piraso yan eh. Puro kagat lang. Kalahati. Iba 1/4 na lang ang natira. So, ilagay ko lang siyang ganyan. Madali lang. Mga 3 minutes lang na for 350. Pinipreheat ko muna para mas maganda raw ang luto. Ayan, guys. So, ganyan na natin. Charan! Ooh! Nawawala yung aking tongs na ano. Kasi hindi dito pwede ang yung ano, guys. Yan! Oh, diba? Yung leftover pizza. Parang croutons lang ang dating. Okay, wag ita-dry kasi. Oh! Nawawala yung tongs ko na... Tongs? Yung tong na pang ano. Yung hindi siya pang... yung hindi nakaka-scratch. Yung hindi metal. Hindi ko makita. Dalawa yun eh. Tapos hindi ko makita. Ayan. Baka nawala na. Alright. So, linisin natin yan mamaya. Hugutin muna natin. Hayaan ko muna siyang nakaganyan para ma-dry. And then, bigyan na natin sa mga boys. Boys! Here's your pizza bites! Pizza bites! Yay! Pizza bites. Yan. Oh, crunchy, ha? Huh? It's nice crunchy. Hot! And then, si Callie. Nag-ano siya, sunbathing siya. Ganyan siya everyday. Yan sa carpet na yan. Kasi kung sa iba-iba, wala yun. Ay, lumana. Pero maganda rin yung pizza na ano. Yung bahaw, mas malasa daw, sabi. Pag napapailig ako ng pizza, bumibili ako ng gluten-free pizza. Okay, gamit ko yung heritage. Okay, gamit ko yung heritage wheat na pang pizza. Nagagawa ko na asawa ko. Kaya lang, matrabaho. So ngayon, pag gusto ng pizza, minsan bumibili na ako ng gluten-free pizza. Mahal. Ang mahal, guys, ng mga gluten-free items. Ang hirap pag may allergy. Hindi mo makain yung gusto mo. Kaya, hindi ka talaga magiging mapili. Kasi, ano lang, konti lang yung options mo eh. Wala ka masyadong option. Ang pwede na sa akin, kanin. Yan, kanin. Minsan sa sardinas, nangangati rin ako dun. Kasi yung ano ba, yung lata. Parang doon nagmumula yun. Pero minsan naman hindi. Siguro depende yung may ingredients minsan. Ang, sa, yung mga may pampalapot. Siyempre, ang lalay sa pampalapot, harina. Ayun nga, doon nga tayo allergy. May allergy. So, ngayon,
Punta lang ako sa labas. And then, ano pa ba? And then, mamaya magluluto ako. Hugas muna pala tayo ng plato. Ang dami. Tambak na. And then, lalabas ako. Tatapon ko yung ating, ano talagang? Ito.